Welcome back guys, andito tayo ulit ngayon para sa bagong episode namin ni Tito James. And kasama ko si Tito Ian. Ayan. So last time pinag-usapan namin is about sa Pinoy superstitions. Ngayon, merong isang topic na laging hinahanap sa lagi akin. Lagi ko tong nababasa sa comment section na nire-request na ituloy daw gawan pa ng maraming content. Teka, ano nga ba yung content na to? Ito yung Pinoy Urban Legends. Natatawa kami kasi yung pag may nakapansin na kapag sinasabi ni James yung Pinoy Urban Legends, paano mo sinasabi? Nabubulol ako. Lagi ko nasabing Pinoy Urban Legends. Imbis na sabihin kong Pinoy Urban Legends, ano sabi ko lagi Pinoy Urban Legends. Kaya kung mapapansin nyo, ingat na ingat ako kanina kaso wala yun. Hindi talaga namin mapigil ang matawa. Pero yun nga, di ba? Hindi lang siya basta-basta Pinoy Urban Legends. Kasi may pinagkuhanan tayo eh. Oo, ito yung parang ultimate list ng Pinoy Urban Legends. Kasi ano to, iceberg chart of Pinoy Urban Legends na nanggaling sa Reddit. Mm-hmm. Kasi sa Reddit, nauso paps yung mga ano iceberg charts. Iba-iba yung topic. Actually, dun nakilala yung mga unang content ni James kasi kinover niya dati yung iceberg chart of horror and disturbing movies. Pero this time, ito naman, pag-uusapan natin ngayon is iceberg chart of Pinoy Urban Legends. Mm-hmm. Pero alam mo paps, disclaimer lang muna no, medyo duda ako dito sa gumawa ng ano na to. Duda saan? De, although minessage ko siya sa Reddit, sinabi ko na gagawan ng content yung ginawa niyang list. Napansin ko maraming ano maraming mali. Mm-hmm. Maraming hindi urban legends na naisama. Na mamaya ipapaliwanag namin sa inyo. Okay. So iisa-isay natin 'to ngayon. Okay, sige. Mag-start tayo din sa ano. Siguro papakita natin briefly na lang dito yung iceberg chart. Pero sige. Hindi, para muna sa mga walang idea kung ano ba ang iceberg chart. Ano bang pagkakaintindi ko. Actually, sa kanya ko lang din nalaman. Yung iceberg chart, akala ko dati yung pinaka taas is yung parang pinaka light lang, tapos yung parang palala ng palala. Well, technically, in a way, para siyang ganun. Pero based dun sa explanation sa akin ni James, parang yung obscurity niya. Oo, kung yung nasa taas yung common, alam ng maraming tao. Mm-hmm. And yung mga nasa ilalim yung hindi masyadong alam, yung hindi masyadong napag-uusapan. Mm-hmm. So ginawa tong iceberg chart para yung level, no? Mm-hmm. Mahati-hati yung mga topics, okay? So ngayon, umpisahan natin sa may pinakataas na level. So ito yung mga common, yung mga alam ng mga okay. Ano ba meron nga palang apat na level ha. So makikita nila sa picture. Four levels. So pipili muna ako ng isa tapos sabihin mo sa akin, ito the nut shock. Ito isa to sa mga unang napansin kong mali kasi ang the nut shock is hindi siya urban legend. Actually, isa lang siyang Pinoy made na animation na hindi sumikat. Ano to, bago lang? Hindi, medyo sobrang matagal luma. Matagal na. Hindi ko lang alam kung pinalabas siya sa Cartoon Network, pero basta hindi siya sumikat, paps. Pero nilubas siya. Oo, na-release siya. Mm-hmm. Tapos ang style ng mga characters niya doon is parang hip-hop. Mm-hmm. Parang mga nakabonet, parang medyo may pagka South Park na Ed and Eddie, ganun ang style. Mm-hmm. So lagpasan na natin 'yon. Ito, isa to paps sa ano. Ito naman yung mga ito yung unang topic na dito ka na parang nakilala eh, no? Yung urban legend about sa Typhoon Yolanda. Do the honor ikaw na mag-share sa kanila. Typhoon mabilis Yolanda. Lang. Actually, before ko i-explain ulit, hindi siya technically parang hindi siya urban legend talaga. Mm. More of parang conspiracy theory. Okay. Kasi sinasabi nila na yung Typhoon Yolanda daw ay isang man-made phenomena. Mm. Or tama ba yung term na man-made phenomena? Or man-made event na parang may nagko-comment na sinasabi nila na man-made naman talaga ang bagyo eh. Mm-hmm. Well, ang iniisip effects, siguro nila is effect ng mga ginagawa natin. Uh-huh. Pero ito, ibang man-made. Mm-hmm. Tama. Sinadyang gawin, di ba? Para daw, sabi nila yung harp nga daw yung sinasabi nila. Hindi ko maalala kung ano yung exact na meaning ng harp eh. Pero sabi daw nila, experiment daw siya or parang project ng US ba? Ng US para gumawa ng parang man-made typhoon. Parang kung sino man yung naglalaro ng Red Alert dito, alam nila yung tsaka may movie na parang binase dyan, di ba? Geostorm, di ba? Geostorm. O, papansin mo yung Project Dutch Boy doon is yun yung nagko-control ng weather tapos nasira. Kaya inulan ng disaster yung Earth. Yan. Parang ganun. Tapos, yun. Actually, madaming comment about dun sa post natin na yun Pero yun, technically yun lang naman yun na parang yung Typhoon Yolanda daw hindi siya parang natural phenomenon na nangyari randomly. Ginawa daw yun ng ibang bansa para i-try kung pwede nilang gawing pwede nilang i-weaponize yung storm
Yun, parang ganun. Okay. So ang next is karaoke invention. Ah, di ko. Ang karaoke invention, ang paniniwala ng mga tao is Pinoy ang nakaimbento ng karaoke. Ako ang alam ko din. Ano ba 'to, Mandela effect ba 'to? Hindi. Actually, ano Japanese ang unang Japanese ang nakaimbento. Ah, Japanese nga ba? Basta iba ang nakaimbento ng karaoke. Tapos inano na lang, ano nga ba tawag doon? Yung parang nilegalize. Ano ba yung tawag doon? Yung nilagyan ng license. License to. Hindi, may tawag doon eh. Nakalimutan ko lang yung pinaka-term eh. Uh-oh. Basta ang pinaka-ano dito is, naniniwala tayo na Pilipino ang nakaimbento ng karaoke, which is hindi. Okay. So, ibang bansa ang nakaimbento ng karaoke, tapos na ano na lang. Pero hindi Japanese? Nakalimutan ko eh. Pero, dalawa ang hindi ko maalala ngayon eh, kung anong bansa ba ang nakaimbento, tsaka kung ano yung term ng tawag doon sa nangyari kung bakit iniisip natin na Pinoy ang nakagawa nito. Ah, okay. Well, feeling ko siguro kaya naiisip natin na Pinoy ang gumawa kasi tayong mga Pilipino ang parang number one na ano eh, no? Tumatangkilik dito eh, no? Okay. Although sabi natin ng Korea at Japan nagbibideo kayo sila, nagkakaraoke, pero parang Pinoy yung magaling, di ba? Kahit saan pwede ka makakita ng ano eh, Pinoy na magaling, lalo na mga ano pa meron dyan? Maria Labo. Maria Labo, pinakwento ko sa iyo to dati, parang ano, Maria Labo, aswang siya, di ba? Pero sige, ikwento natin sa kanila, ikaw. Ano ang alam ko na version ng kwento ng Maria Labo, since urban legend nga to, nag-iba-iba siya ng version. Ang kwento ni Maria Labo is isa siyang OFW. Okay, na pumunta sa ibang bansa. Ngayon, ayon sa kwento, yung lahi ng aswang is hindi lang dito sa Pilipinas. Okay. Tapos dun sa ibang bansa na pinagtrabahuan niya, pinilit siyang pakainin ng laman ng tao. Okay. Tapos nang dahil doon, nagkaroon siya ng hunger para sa laman ng tao. Kaya nung oras na nagkakasakit na siya doon sa ibang bansa and naisipan niya na bumalik dito sa Pilipinas. Nadala niya. Oo. Siya na yung parang kinukonsider na unang aswang. Kala ko si Corazon. Hindi. Parang doon nga binase yun eh. Well, may pelikula rin naman na Maria Labo. Maria Labo talaga. Pero parang yung Corazon unang aswang, doon binase. Anong pa nga ito eh? Asawa niya, police, di ba? Tapos one time, pauwi na yung asawa niya. Siyempre, ang trabaho ng misis, pag umuwi yung asawa, is ipagluto yung mister. Diba? Pag uwi ng asawa niya, pagdating sa bahay nila, tinanong niya agad, ready na ba yung hapunan? Tapos, sumagot si Maria Labo, niluluto na. Tapos, habang kumakain yung asawa niya, police, hinanap yung anak, kasi may anak eh. Nasaan si, nasaan si Junior? Tapos, hindi sumasagot si Maria Labo kung nasaan. Tapos nalaman ng pulis na yung kinakain niya na pala is yung sarili nilang anak. So niluto niya, no? Niluto ni Maria Labo. Kaya kung mapapanood niyo sa pelikula, makikita niyo yung eksena na yun. And hinant si Maria Labo. Tapos dahil pulis yung asawa niya, hinant siya. Nakataka siya, nakawala. Hindi ba siya parang, alam mo yun, yung sinabi ko sa iyo dati na kapag may pinakain sa'yo yung aswang, parang magiging aswang ka din. Hindi ba yun ganun? Parang ganun, di ba? Yanggaw? Oo, parang ganun. Parang ganyan, di ba? Yan yung parang pinaka-term dyan, di ba? Yung pag pinakain ka ng laman ng tao, is magkakaroon ka ng craving. Oo, cravings sa laman ng tao. Tapos eventually magiging aswang ka. Pero may mga kwento naman kasi na ang pagiging aswang daw is hindi daw sa ganung way nalilipat. Okay. Di ba parang may special way na parang pag mamamatay na yung aswang talaga, may either itim na bato na niluluwa or sa ibang pelikula pa nga, ibon, di ba? Ibon lalabas buhay tapos papasok dun sa susunod na successor ng pagiging aswang. Napanood din sa isang short ni Eric Mati eh. Oo. Yung hindi mapatay-patay yung kasi. Kasi hindi pa pala nahanap yung malilipatan. Tsaka parang sa Nocebo na pelikula. Hindi ko pa napapanood din eh. Okay. So naka-joy siguro yun. Daw si iba talaga. Ito, why pineapples have so many eyes? Hindi to urban legend. Parang pang kwentong bata. Legend. Legend. So hindi sa urban. Magkaiba kasi ang definition ng urban legend tsaka legend. Ano bang pinagkaiba ng tops? Ewan ko para sa urban legend, parang kwentong... Technically, parang under the same pa rin kasi sila eh, di ba? Legend sila pareho eh. Hindi, ang urban legend kasi is may tendency na pwedeng totoo. Okay. Ang legend naman is parang kwento siya tungkol sa explanation kung saan ang galing yung ganito. For example, alamat ng sampag... Kasi ang legend, alamat eh.
Alamat ng Sampaguita, 'di ba? Ikinuwento doon na parang yung si Gita, ano siya, mag-ano sila, mag-jowa. Tapos parang tumaob ata yung bangka, tapos parang sinabi niya Sampaguita, parang pinapasampa niya. Tapos from that naging bulaklak siya after nun eh. Dito naman sa pineapple, ano alam mo to? Ang alam ko, hindi, basta alam ko lang na hindi ko na nga maalala. Ah, si Pina to, bata tong si ba, ano to, si Pina. Mm-hmm. Bata siya. Na typical na bata, makulit, palalaro. Mm-hmm. Tapos may sakit yung mama niya. Tapos ngayon, syempre may sakit yung mama niya, ang kinakain lugaw. Mm-hmm. Ngayon, itong mama niya, dahil palalaro nga si Pina, siya na yung mismong nagluluto ng pagkain niya. Mm. Kaso dahil may sakit na nga siya, matanda na siya, parang inutusan niya si Pina na hanapin yung sandok. Mm. Tapos ngayon, parang hindi daw makita ni Pina. Lagi niya sinasabi, asan ba dito? Hindi ko makita. Mm. Andyan lang, hanapin mo. Tapos puro siya ganun. Mm. Tapos parang sa sobrang galit ng nanay niya, na parang sinumpa niya. Mm. Tapos parang sana dumami yung mata mo para madali mo na makita yung mga bata. Tapos parang kinabukasan, hindi niya na nakita si Pina, tawag siya ng tawag kung saan-saan. Tapos pagpunta niya sa bakuran, parang may isang kakaibang halaman na wala pang pangalan. Mm. Na napansin niya, maraming mata yung fruit. Mm. Tapos naalala niya yung nangyari nung parang sobrang galit siya na sinumpa niya. Tapos alam mo kung sabi nanay niya. Sabi niya, ay, si Pina yan. Si Pina yan. Oo, parang ganyan din. Ayun ba yun? Kasi di ba yung pangalan doon ang gagaling sa ano? Ganyan ang legend eh. Ano pa ba? Nakasulat dito, Manila City Hall shape. Alam mo yan? Oh, actually, isa din yun sa pinag-usapan namin dati. Nasabi nila, yung shape daw ng Manila City Hall is parang kabaong. Mm-hmm. Pero, napag-usapan din namin kung ano ba talaga, San Binase yung shape nun. Diba? Sabi ni James, yung shape daw talaga is nakabase sa shield ng mga Templar Knights. Templar Knights, okay. Kasi parang pa ganun yung shape niya. Yung pahaba, yung mga shield dati, di ba? Yung hanggang paano. Oo, hanggang paano. Kasi pinangko-cover yung buong katawan. Pero pag tinignan nila sa Google Maps, makikita ninyo talaga na parang hugis kabaong with cross pa sa gitna, no? Parang may cross pa. Tapos galing doon, parang nabuo yung mga kwentong kababalaga. Kasi yun nga, yun yung parang ginagawa nilang reason. Eh dahil daw na shape niya is kabaong, sinasabi din nila na dati ano daw yun. Dati parang cemetery, may mga ganong kwento eh. Diba? So yun, ano pa? Mayroon pa ba dyan? Next is ano, marami pa to. Next is ano, kwento ni Agapito Flores. Kwento ni Agapito Flores, sige ano. Eh, alam mo. Siya ba yung sa Flores eh? Oo, tama. Okay. Correct dyan. Na, katulad din sa karaoke, sinasabi na Pilipino daw ang naka-invento ng fluorescent. Actually, nung bata ko, yun ang alam ko eh. Ba't hindi ba? Hindi. What? Urban legend. Ang mahirap nito is, urban legend to na nailagay pa sa mga textbooks. Yun nga eh. Diba? Nakalagay. May mga textbooks na nagsasabi na si Agapito Flores is the inventor ng fluorescent. Which is hindi. Sino ba talaga? Ibang bansa din? Hmm? Florescent ba kay Newton? Ay, hindi, iba pala. Ano. Basta, ano, iba sa ibang bansa. Ano, parang, ano yun? Matagal na eh. May na-invento na dati na, ano, fluorescent bulb. Tapos, through the years, nag-iiba-iba. Tapos, in-apply na lang sa pahabaan na, ano. Oo. Pero walang kinalaman si Agapito Flores sa invention talaga ng... Siguro, naisip na, ay, fluorescent. Oo, ganyan nga yun eh. No? Parang, sinasabi kasi nila minsan na parang tribute sa isang taong naka-invento. Ipapangalan dun yung item eh, di ba? Ganun. Pero in reality, kung isi-search nyo, parang 1920s pa lang siguro na invento na yung uri ng ilaw na tinatawag na fluorescent. Tapos, alam mo to, Paps, instant noodles wax. Ayan, actually yan, pwede ko i-share yan. Yung instant noodles wax, sabi nila dati na yung mga instant noodles daw na kinakain natin. Yung for example, sabi ba ako ng brand? Ano, for example, Lucky Me, Homie, mga ganun, baka naman. Mm-hmm. Ano, parang may layer daw siya ng wax. Para daw hindi siya, hindi ko alam, siguro para ma-preserve yung noodles. Mm-hmm. Ang sinasabi ng iba na wag daw kainin yun na parang after mong pakuluan, yun na yun. Dapat daw, pakuluan mo muna, tapos ihiwalay mo, tapos hugasan mo, tapos tsaka mo na gawin yung sabaw. Kasi yung wax daw na pupunta dun sa sabaw, natutunaw, tapos yun yung nakakain natin pag tumatagal. Eh di ko alam kung related yun dun sa sinasabi nila na
ano, pag kumain ka ng noodles, mag-stay yan sa chan mo ng matagal kasi matagal siya matunaw. Though sabi nila, totoo naman daw na nag-stay sa katawan mo or sa stomach mo yung noodles ang mas matagal. Pero hindi ko alam kung totoo ba na may wax talaga. Feeling ko ano to, hoax lang to. Ano, para siraan yung ano? Hindi naman siguro. Hindi naman sirain, hindi naman siya parang black propaganda kasi parang walang pinangalan ng brand dati. Ah, wala. Naalala ko to, kumalat to ano eh, through text. Text, para siyang chain message na please pass this to 10 people, ganyan. Or pwedeng ano, pwedeng yung mga magulang na parang concerned sa mga anak nila kasi parang pwede kasi noodles ka ng noodles. Actually ako ganun din ako, may since hindi nga yan healthy, di ba? Or pwedeng may hindi natin masasabi na wax talaga pero kamukha ng wax na may halo. Actually kasi pag tinignan mo para siyang glossy eh. Yung parang labas niya para pag tinignan mo wax. Or pwede rin na yung parang chemical or parang kasi may ganun eh. Parang may minsan may mga pagkain na may chemical na parang part siya nung isang harmful na chemical. Nuggets ko yan. Parang ganun. Marami na mga pagkain dati na na-issue ng ganyan, di ba? Naalala mo pa yung nagmura dati yung chocolate na Cadbury? Bakit? Nagmura dati. Ewan ko, may halong ganyan. Tapos iba yung ano, dati pinagbawal nga yung mga laruan na galing China kasi mataas yung lead. Melamine ba? Oo. Ano ba yung so, sinasabi ko na mataas yung lead? Yung lead content. Basta ito, may mataas yung lead. Ang taas nga, nasa likod lang natin. Tapos, ayun na nga. Pero ikaw, naniniwala ka ba dun? 33 years hindi. Na akong kumakain ng noodles. Ako din, ako. Ako, matagal na rin akong kumakain ng noodles. Wala naman nangyayari sa akin. The Monkey and the Turtle, alam mo to? Fable yun ah. Oo, fable to. Hindi siya urban legend. Well, hindi na natin pag-uusapan since hindi siya urban legend. Mm-hmm. Bahay na pula. Hindi ko alam yan. Pero alam ko lang na haunted house yan. Oh. Tama ba? Oo, haunted house. Ano siya? Parang, hindi pa sa Baguio to? Hindi. Okay. Sa ano siya? Sa Bulacan. Mm-hmm. Bahay na pula kasi ano, kahit sa malayo, makikita mo yung pagkapula niya. Tapos, same story. Laging ganun ang story ng haunted house eh. Mm-hmm. Lumang bahay, ginawang garrison ng Hapon, tapos doon maraming tinorture, maraming ginahasa ng mga babae. Same kwento, bahay na pula, ganun din daw. Kaya after nun, naging haunted yung bahay na pula. Pero sayang to, nanginaya ako sa bahay na pula. If isesearch nyo ngayon, kung ano na itsura ng bahay na pula, sirang-sira na siya. Hindi na siya na renovate. Which ano yun, dahil dun sa kwento niya? Hindi naman sa ganun. Parang tuluyan na lang siguro na pabayaan. Parang ano eh, hindi na rin nga siguro alam kung sinong may tunay na may-ari nung bahay na pula. Meron. Sino? Yung may-ari nung manok na pula. Ano po? Sorry. Kasi pagkatanda ko, doon ang nagpatayo nito. Doon sa Bulacan or ano, mayaman na lalaki. Oo, okay. Di ba mga mayaman na matatanda, mahilig minsan magsabong. No, sa bagay. Baka partner nga na itong manok na pula. Eto, next natin topic is dengue vax. Dengue vax, okay. Ito ba yung, anong tawag doon? Dengue vax, ha? Yung ba? Ay! Dengue vax. So, mali ito, no? Hindi ito dengue. Parang feeling ko. Hindi, pero dengue vaccine naman kasi yung dengue vax. Parang ang pagkakaalam ko kasi dyan, yung dengue vaccine yun is parang hindi pa siya ganun ka... Alam mo yun, may kailangan... Kasi yung mga vaccines, kailangan dumaan muna sa mga trials yan eh. So parang ang nangyari daw, sinasabi nila, is in-administer kagad sa mga bata. Tapos may mga namatay. Wait, marami ba to? Ano case to? Kailan tong case? Bago lang yan. Before lang ata mag-hit yung COVID, yan yung issue nun. Ano to, pinamigay agad sa mga center? Oo, parang pinatignan agad. Para hindi magka-dengue yung mga ano. I'm not sure. Hindi ako sure dito. Kung alam nyo yung details about yung dengue vaccine, pwede nyo i-comment below para at least alam din namin. And pwede namin i-mention sa next episode namin if ever man na may mali kami nasabi or pwede namin idagdag about that. Grabe, dami pala nito, Pops. Nasa level 1 pa lang tayo. Nasa level 1 pa lang tayo pero wala pa tayo sa kalahati. Next is sleepers left at night. Ay, nag-usapan natin last time. Pulto. I'm sure na marami sa mga manonood natin is maalala tong moment na to na pinagbabawalan tayo mag-iwan ng tsinela sa labas paggabi. Sabi kasi nila na kapag iniwan mo daw yung tsinelas mo sa labas,
may mga kulto daw na umiikot na kukunin, ay dadasalan yung chinelas. Tapos kapag dinasalan nila yon, parang kung sino man yung may-ari ng chinelas na yon, biglang magigising. Tapos parang sasama na lang. Oo, parang mapupunta sa trance, no? Tapos pag gumatok sa pinto yung kulto, kung sino may-ari ng chinelas, siya magbubukas. Tapos ayun, kukunin na siya. Tapos sa pag-usapan pa nga natin, no, na medyo humupa yun, di ba? Tapos merong isang nag-try ibalik yun. Oo. Yung kulto. Sino? Yung namimigay ng chinelas. Sino nga ulit yun? Para sa mga hindi nakapanood? Si ano? Corina Sanchez. Kasi, si ano? Rated K. Oo, kasi bakit? Rated kulto. paano rin yun sa mga past episodes na pag-usapan namin yun? Sa TikTok, nalagyan namin. Tapos ito, headless priest. Naku, hindi. Hindi. Parang ano, common na ano eh, no? Common na to na ano eh. Sa mga simbahan. Ano ba? Simbahan, schools, na mga luma, marami daw nagpapakit. Mga Catholic schools. Oo. Yan, oh. Lalo't yung mga, ano, sabihin na natin, UST. Mm-hmm. Yan yung mga, isa sa mga luma eh, no? Ano, dahil ba sa Gomburza? Kasi, totoo ba na nung ginarote sila, naputol yung ulo nila? Ewan po. Ang alam ko kasi sa garote, hindi naman... Kasi parang 'di ba dati ang execution na uso yung guillotine. Doon talaga mapuputol yung ulo kasi bababa yung blade. Kaya nga may basket eh. Pero ang sa garote, ang nakita ko itsura noon, 'di ba parang may belt lang tapos Yun nga alam ko. Inaano ang masakal. Pero may narinig kang kwento na naputol. Hindi, ulo. Parang naisip ko lang. Pero parang sobrang lala naman noon, no? Oo. Sino yung nagganoon noon? Na parang ano, nadurog yung yung spinal dito, no? Grabe. Pero ano yun, no? Pero kung ikaw makakita ka talaga ng ano, paring pugot na ulo, matatakot ka talaga eh. Oo, siyempre. Lalo yung ang suot pa yung brown. Ah, yung luma pang mo. Pang ano, Padre Salvi, parang gano'n. Oo, yung lumang. Oo, pang fraile pa. Tapos may tali pa rito na mga common to na kwento eh. Tapos ito, katabi nung headless priests, white lady. Ano to, sa balete ba to? Hindi. Ano na to? In general na to. White lady, kahit saan. Sa bagay. Yun yung pinaka niya. Dahil sa, para sa akin ha, nauso yung white lady. Dahil sa Magandang Gabi Bayan. Oo, feeling ko dati. Parang dun namulat yung isip ko sa about sa white lady. Tapos may mga kulay pala, no? May black lady, yung may red, lady, may white. May tatlo na yan eh. Basta maraming kwento about sa white lady dito sa Pilipinas. Pero sino yung pinakasikat na white lady? Siyempre, yun nasa Balete Drive. Pero ano, bakit nga ba? Alam ko kasi madami sa inyong may mga kaibigan kami na nagtatanong tungkol doon sa kwento daw ng Balete Drive. Siguro pag-usapan natin yan pag nag-TikTok live tayo. Kasi, kasi sobrang nire-reserve ko talaga tong kwento na to. Kasi yun yung pinaka malupit na kwento. Sobrang nakakatakot to na parang kahit ako hindi ko siya makwento ng biglaan kasi natatakot din ako. Pag naisip niya palang, pag naririnig niya pangalang yung word na Balete Drive, parang naku baka yung kwento sa akin. Tapos maalala ko yung history, yung alam kong history. Tapos next is tumalo naman tayo sa my teacher's camp. Ito ba yun nasa Baguio? Oo, teacher's camp sa Baguio. Hindi pa ako nakapunta dyan. Nakapunta ka na dyan? Hindi pa. Ano ba yan? Parang ano? Parang pwede kang mag, ano doon, stay? Parang alam mo yan. May alam ako na parang retreatan daw ng mga estudyante. Okay. May kaya kumalat dati na video na parang, hindi ko alam, video ba yun? Na parang nag-viral siya, na parang madaming sinapian doon sa lugar na yun. Okay. Tapos so parang, basta na video yun. Alam ko ah, if tama yung pagkakaalala. Padugtong na naman to ng ano, isa pang urban legend about sa mga ano, sapi-sapi sa mga school. Diba? Madami tayong kwento ng mga ano, sinasapi ang estudyante sa school. Tapos matutuklasan, walang mga assignment pala. Makapalusot lang. Ito pang ano, pala may assignment ka? May assignment ka? Wala. Okay, sige. Tara, ano, tara mag-ano tayo. Magkunwari tayo ng sinapi yan. De, pero yun, ano, no joke. Hindi yan, ano. Hindi joke yung masapian. Kasi ako, naniniwala. Ikaw, naniniwala. Hindi ko pa kasi. Exorcism. Hindi ko. Naniniwala ako na may evil spirits. Pero, hindi pa kasi ako nakita ng ano eh. Nang ganun. Though, yun nga, yung kay Emily Rose, yung kay Annalise. Oo. Ako natatakot ako eh. Nakatakot, syempre, isipin mo. Kakapanood lang na namin actually ng Evil Dead Rise. So, parang, alam mo yun, di ba? Isipin mo kapag nangyari sa'yo yun. Wala kang control eh. Pati yung katawan mo, kawawa. No? Tapos, minsan pa nga, ano daw lang yun eh, mass hysteria. Yung parang nakita ng, nakita ng isa. Tapos parang, ewan ko, kung paano nakakahawa. Alam ko,
parang may na-experience akong ganyan. Uh-huh. Hindi ko sinasabi na pwedeng related to, ah. Uh-huh. Pero sa mga simbahan dati, alam, may tinatawag na parang revival night na sinasabi nila. Alam mo yung mga... Okay. Na-experience ko yun. Huh? Na-experience ko yun. Hindi ko alam kung anong nangyari nun. Pero natumba din ako. Seryoso? Pero alam mo yun, aware ako na yung mga nasa paligid ko, alam ko na malapit na sa akin yung gagawa. So parang ako, hindi ko masabi, kung pag iniisip ko ngayon, iniisip ko kung may nangyari ba talaga na ganun. So parang ako, ang iniisip ko naman is, pwede kaya na parang na-pressure ako na ala, parang natutumba na sila lahat. Oo, na parang gumaya ka. So parang pag ako na, sige, gagawin ko na lang din. Pero may ibang feeling, pero hindi ko alam, parang pwede siyang maging, alam mo yung, hindi ko alam kung placebo. Oo, parang ganyan. Parang nangyayari na, parang mass hysteria ba yun? Parang, ewan ko kung mai-re-relate yun sa mass hysteria. Na parang nakita mo na ginagawa ng marami, nagaya ka. Oo. Ilan taong ka niyan? To comply, siguro mga between 10 to 2. Wala pang 18 nun. Maano kasi yan eh, medyo pag sa ganyang isip mo, hindi ka pa makontra eh, no? Oo, hindi pa. Wala ka pang ano yan, hindi ka siguro pa skeptic. Siguro ko ngayon pag ganun, no? Oo, labanan mo rin. Hindi ka pa skeptic na. Tapos sinapian to. May naalala din akong ganyan eh, nangyari ng mass hysteria, yung ano, dancing plague. Hindi ko alam yan, ano yan? Ah, pwede natin gawin ng topic ulit sa mga susunod ng mga ano. Ano naman tayo, no, yung mga ganong klase. Actually kasi, ang plano namin is, since napag-usapan naman na, bring up naman na, mag-start kami sa mga nandito sa Philippines muna. Oo, tama. And then eventually, magpupunta tayo ng ibang bansa, charot, hindi. Didiscuss tayo ng mga ganitong klaseng topics na nasa ibang bansa naman. For example, kung urban legends sa Pilipinas, puro Pilipinas muna. Kung creepypastas, ghost stories, puro Pilipinas muna, conspiracy theories. Tapos, pag naubos na natin lahat, saka tayo tatalundan. Mm-hmm. Diba? Pero ito, let us know kung okay sa inyo yung mga ganitong klase ng icebergs. Mm-hmm. Kasi iceberg madami charts tayong pwede pag-usapan na parang icebergs na yung format ng discussion. So, parang pa-obscure ng pa-obscure. Let us know sa comments kung mas gusto nyo ng ganitong format. Okay, tapos ito. Wait lang ha. Grabe, ang dami. First level pa lang yun, ha. What more? Kapag parang feeling ko, parang pagpababa ng pababa. Oo, yun yung ano siya. Padami ng padami. Nandun na tayo sa Teacher's Cup, Lizares Mansion, Mansion to sa Iloilo, same story, sa bahay na pula, pinatayo ng doon. Nung sinakop tayo ng Japanese, ginawa nilang garrison, maraming tinorture, and then naging haunted eventually. So, brief ano lang. UP Hauntings. UP Hauntings? Oo, marami to. Sobrang dami. Ito, kasama ba dito yung ano, yung kotse na umiikot? Oo. Okay. Naalala ko pa yung kwento niyan. Kwento mo nga mabilis lang. Sabi nila, meron daw umiikot na anong klaseng kotse? Volkswagen na Beetle na ang kulay nun, dilaw ba? Pula. Pula. May umiikot na pulang Volkswagen sa UP. Tapos kapag nakita mo daw yon at huminto sa tabi mo at nagtanong ng directions, wag ka daw magbibigay ng kahit anong information. Kasi the moment na nagbigay ka ng information, matatrap ka sa parang time loop na parang akala mo, lalo na pag pinasakay ka, feeling ko, di ba? Kasi ano din eh, parang estudyante din ata siya sa UP dati. Mm-hmm. Naitago natin sa pangalang Cole, kunwari. Oo, kunwari yan. Estudyante siya dati sa UP na nagdadrive siya paikot. Tapos hindi na siya makalabas. Mm-hmm. Hindi na siya makalabas. Parang naipit nga siya sa isang ano, Twilight Zone o kaya isang multiverse. Ikot-ikot lang siya, hindi na siya makalabas hanggang eventually nagalit siya. Namatay. Doon nag-start ang Multiverse of Madness. namatay siya. Tapos ano, ayun, naisikay. Naisikay. 'Yun pala yung para term doon, naisikay sa ibang mundo. Kaya 'yun ang ginagawa niya pag nagtanong siya ng direction, huwag mong sasagutin. Basar. Yun ang palatandaan, red Volkswagen. Sa pagpupunta ko ng UP pala, Paps, ano, pag may nagtanong sa akin at hindi naka-red Volkswagen, sagot ko lang na... Ayoko maisikay. Sagot ko lang na sagot. Tapos, ay, ito nakakatawa to. Ano, kadugtong to nung pinag-uusapan natin kanina, mga sape, school grounds on graveyards. Ito ba yung ano, yung parang
sobrang common, sinasabi nila na, ano ko yung school na yan dati? Mm. Ano yan? Cemeteryo yan. Oh. So pag-iisipin mo lahat, bakit lahat ng school? At bakit lahat ng cemeteryo tatayuan ng school? Anong purpose? Pero ang daming ganyan eh. Mm-hmm. Kayo na mga nanonood, comment kayo sa baba kung sakali na... Ano, saan yung school nyo? Yung school nyo dati is nasabing dati daw cemeteryo. Pero ang isang pinaka-confirm, ay hindi, nandito yun eh. Mamaya natin pag-usapan. Ikukwento ko sana yung pinaka-confirm na ano eh, dating cemeteryo. Pero hindi ito school, isa tong mall. Mamaya, nakita ko siya dito eh. Okay. Pag-usapan natin. Okay, tapos next muna tayo sa tabi-tabi po. Parang alam ko yung sinasabi mo. Okay, sige. Ano yung tabi-tabi po? Tabi-tabi po, parang ito yung sinasabi nila na kapag maglalakad ka sa parang medyo matalahim na lugar or kung, for example, iihi ka or magtatapon ka ng kung anuman, kailangan mo muna magpaalam na tabi-tabi po. Mm-hmm. Kasi, ano daw, magagalit daw yung mga lamang lupa o yung mga ano natin, engkanto, like nuno sa punso o kaya mga ano, tikbalang, mga kapre, di ba? Mm. Kasi parang nangihimasok ka sa ano nila eh, territory nila eh. Pero ang galing, no? Biruin mo, kaya nila magpatawad ng yun lang yung sasabihin. Halimbawa, nilapas na, ande, tabi-tabi po, tapos binombahan mo ng tubig lahat, no? Oo, kaya ina mo, sinipa-sipa mo yung punso. Pero, nagsabi ka muna ng tabi-tabi po, forgiven yung gagawin mo. Isa yun sa pinaniniwala natin eh. Pero... dati nung bata ako lagi ganyan, kunwari, 'di ba, naiihi. Oo, iihi lang. Tagu-taguan. 'Di, pag nagkunwari, tagu-taguan o naiihi, tapos may papasukin ano. Dito tayo magtago kasi ano, mayroon tayong hanapin mga gubat-gubat. Hmm. Tabi-tabi po. Kambal na krus. Tamba? Ano? Kambal. Kambal na krus. Saan 'yan? Hindi to urban legend. Ano siya? Alleged miracle na nangyari sa Tondo. Okay. Ano meron diyan? So, ang nangyari is parang ano siya, yung nagcha-chop ng wood. Okay. Pag chop niya nung piraso ng wood na gagamitin ata pang gatong, biglang pagtingin sa gitna, may ano, parehas may cross. Oo, imprint ng ano, cross. Hmm. Na ang ganda, parang halos perfect size. Tapos syempre, tayo mga Pilipino bilang isang religious Catholic country, pag may mga ganun, madali tayong ano eh. Iniisip natin ng miracle. Baka may message si na God or si Jesus para sa atin na idinadaan sa mga ganong klaseng pagpapakita, di ba? Actually, kung pupunta kayo sa Tondo, makikita nyo pa na may isang chapel na tinayo para dun sa kambal na krus. And then yung kambal na krus na nandun sa may kahoy is nandun pa. Oh. Naka-display. Ano kaya itsura nun? Medyo na-curious tuloy ako. Lagyan natin yung image dito. Kambal na krus. Parang yung picture niya, yung picture na nakita ko is ano eh, katabi pa nga yung nag-chop ng wood. Oh? Katabi niya, tapos dalawang plank ba tawag doon? Or basta dalawang ganun. Na makikita mo yung crystal. Tapos, malapit na tayo matapos sa level 1. Level 1. Dami rin pala. Oo, dami talaga. Hindi naman to Pax Urban Legend. Ano yan? Pare, pulis ako. Ano yan? Sa MTRCB na spot? Mm. Nakalagay pare pulis ako, hindi naman ano urban, urban legend dyan. Wala nga. Well, para sa mga hindi nakakaalam, pag manonood kayo ng sine, bago ipalabas yung mga, hindi, after ba ng mga trailers o bago ipalabas yung mga trailers? Bago ipalabas yung trailers. Meron po, meron parang munang ad yung MTRCB about sa piracy. Mm-hmm. Makikita nyo doon si Derek Ramsey, parang pulis siya, na may nahuli siya nagre-record sa loob ng sine yan. Tapos sinabi, pare pulis ako. Mm-hmm. Eto yun eh. Doon pa nga yung may ano eh. Natapakan yung kamatis. Tapos, aswang auditory tricks. Ayan, ito yun sa mga... Alam ko na pag-usapan din natin to sa mga previews, sa mga episodes natin. Nasabi nila, yung mga aswang daw, maririnig mo sila, nadidistinguish sila sa tunog nila ng ik-ik. Yung mga ganoon, yung mga ik-ik nila. Kaya tinawag na tik-tik. Oo. Pero, usually, tayong mga... Tayo-tao, kapag may naririnig tayo na malakas, ibig sabihin malapit na. Mhm. 'Di ba? Malapit na sila. So, kaya malakas kasi malapit yung tenga mo doon sa source ng sound, sa source ng sound. Tapos kapag mahina pa pero narinig mo, malayo pa. Kabaliktaran daw 'yon pagdating sa mga aswang. Sabi nila, na kapag may naririnig ka na tunog ng aswang, tapos malakas yung tunog, ibig sabihin malayo pa sila. Tapos the moment na narinig mo na pahina na ng pahina, ibig sabihin, ibig sabihin yun nga, malapit na sila. Oo. So parang mas nakakatakot. Oo. Parang kasi 'di ba isipin mo, naririnig mo na malakas. Nako, parang malapit na. Tapos pagbilang humina,
wala na pala. Mm-hmm. So, relax ka na. Mm-hmm. Tapos bigla may magsasabi sa'yo, hindi. Mm-hmm. Kapag mahina na, mas malapit na yan. Sabihin, mas malapit na yan. Tsaka may lito eh. Kung sakaling mangyari sa'yo, malilito ka saglit eh. Mm-hmm. Na parang mahina, ibig sabihin, akala mo malapit na, ay akala mo malayo pa, mm-hmm. yung pala nasa, baka nasa likod mo lang. Oo. Kahit sa pelikula nung ano, yung Tick-Tick Chronicles, di ba? Sinabi yun ni Joey Marquez. Sinabi ni Joey Marquez yun. Na kapag ka mahina, malakas ka. Pinaliwanag niya kay Ding Dong Dantes. Yung last 3 dito sa level 1 is hindi siya urban legend. Sixpence Tumblr post. Wala akong idea kung ano to. Wala rin akong mahanap about Sixpence? Dito. Sixpence? None the richer? Hindi ko alam. Tumblr post. Pero feeling ko may ano to, racism post to. Okay. Na dinilit na since nagka-issue. Pero hindi to urban legend. Uh-huh. Next, crab mentality. Hindi naman urban hindi legend. Urban legend. Ano to? Ang urban, ang ano, ano ang crab mentality? Ano, trait ng karamihan daw sa mga Pinoy na parang ako eh, hindi ko naman pwedeng sabihin na Pinoy talaga eh, parang sinabi lang nila eh. Kasi halos human nature minsan eh. Na ganun. Kasi ang sabi nila, ang pinagbasehan daw nito is kapag naglagay ka daw ng maraming talangka sa loob ng bayong, hindi daw yun makaka-akyat palabas. Mm-hmm. Kasi ang gagawin nila, pag may malapit ng makalabas, hihilahin nila pababa. Oh. Mm-hmm. Nature yun nung crab. Ngayon, ginawa, crab mentality. Sabi kasi nila, mga Pilipino daw, ganun, may, ganun daw tayong ugali na if may nakikita tayong tumataas, ang ginagawa natin, hinihila pa ba? Well, bashers. Tama. Haters. Kaya kayo, huwag kayong magbabash. Kaya please, huwag nyo kami ilahin pa ba? Last, sa level 1 na list ay hanging coffins. Hindi ito sa Baguio ba to? Sa Gada. Ah, sa Gada, oo. Oh, hanging coffins. Well, it's ano, parang tradition to ng mga ano natin, ng mga igurot. Nagpinggit. Oo. Na pagka ano ata, pagka... Teka, paano ba siya natawag na hanging coffins? Ano siya? May tali? Akala ko nga ganyan. Ano? Hindi pala. Hanging coffins kasi sa parang isang bato, rock formation na ganyan sa pader. Nakakusok, di ba? Di, nakaside eh. Ah, nakaside? Oo. Ah, okay. Ang iniisip ko kasi dati, di ba, kabaong nakahiga. Nakaganon siya. So, nakaside siya, tapos nakadikit lang sa dingding. Oo, hindi ko lang alam paano na ikabit. Well, pag isi-search nyo siya, makikita nyo siya, and then, isa nga din to sa mga sikat na tourist at pag pumunta ng Sagada. Kasi parang ano siya, no? Parang galing eh, no? At saka imagine... Pero parang feeling ko nakakatakot. Oo, kasi paano kapag luma na yung kahoy, tapos biglang bumigay, di ba? At saka ano ata yun, Paps, eh? Parang, hindi ko lang sure, ah. Parang, siguro ano kaya siguro nila yun? Paniniwala para mas madaling makaakyat yung souls sa langit. Parang ganun. Lagay natin sa mataas na lugar, di ba? Para konti na lang yung lalakbay. Di ba? May mga ganun eh. Mm. Kasi meron nga yung ano eh. Aztec ba yun? Yung ano? Yung pinapakain sa vulture? Ah? Hindi ko alam yun. May ganun sila. Hindi ko alam kung Aztec yun. Pero ang gagawin nila, ilalagay nila sa ano? Sky burial pa yung pata. Oh. Parang ganun. Ilalagay nila yung bangkay sa pinakamataas na lugar kung saan andun yung mga vulture. Tapos ipapakain nila. Eh di, naka-installment yun papataas. No? Ano na-installment? Diba, kinain ng vulture yung dito lang. Okay, nauna yung ano mo. Wait mo lang ha, kasi kinakain pa ng ano eh. Nasa baba eh. Oo, oh, right. Tsaka ano yun ha, parang sobrang ano nun. Parang honorable ano yun. Honorable na no way. And next, dahil tapos na kami sa may level 1, pag-usapan naman natin ngayon is yung level 2 ng iceberg chart of Pinoy Urban Legends. Mm-hmm. So, una sa list is Balete Drive. Napag-usapan natin ito kanina. Balete Drive, oo. Oh. Kilala siya kasi may balete na puno dun. So, kabilaan ba yan? Hindi ko sure eh. Hindi ko alam kung yun na yun eh, yung nadaanan ko eh. Hmm. Kasi may mga sa Quezon City, meron ka madadaanan dyan na iisipin mo, ito po yung Balete Drive talaga. Pero Quezon City yan, di ba? Balete Drive. Hindi ko alam kung yun yun. Pero pag ilang beses na rin ako nakadaan, na nakita ko na may malaking balete, puno na balete. Marami. Parang isang part yung pag nadaanan mo, makikita, mapapansin mo talaga, uy, laki ah. Hmm. Na ganun. Tapos may nagpapakitang white lady daw doon na ang ginagawa nito, kaya takot yung mga taxi drivers na dumaan doon, is papasakay nila, tapos pagtingin nila sa likod, wala na. Nakatakot yun, no? Kasi lumakad na yung metro eh. Oo. Tapos wala. Tapos pagsakay niya, may makikita kami pasahero.
Dapat yun na lang kinuha ako eh. Kaya nga, sayang. Spolarium. Spolarium. Ano ba to? Kasi dalawa yung Spolarium na pwede. Oo. Eh, ang nilagay lang dito is yung Spolarium na word. Hindi dito binanggit kung yung painting ba or yung kanta ng Eraserheads. Pero feeling ko most likely kanta yan. Oo. Ng Eraser. Bakit? Meron bang something na weird sa Spolarium ni Luna? Wala. Parang wala eh. No? Wala. Meron dun sa isang painting yung parang curse na painting. Painting siya ng babae. Hindi ko alam yun. Mm-hmm. No familiar. Parang every time kung sino daw yung nagmamay-ari ng painting na yun is namamatay. Mm-hmm. Well, singit ko na lang yung picture para makita nyo. Pero sige, ano yung brief explanation lang about the Spolarium? The Spolarium, sabi nila na kwento daw yun talaga ni Pepsi. Oo, Pepsi Paloma. Kasi before, may nangyaring issue kay Pepsi Paloma na involve yung Tito. Hindi ka pala kasama si Tito. Si Vic Soto, si Joey De Leon, tsaka si Richie De Horse ba? Parang gano'n. Allegedly. So, hindi ito... So, sasabihin namin kung bakit hindi siya totoo. Mm. Pero, opinion lang namin to. Sasabihin muna namin kung ano yung kwentong kumalat. So, ibig sabihin, ang kumalat is... kasi nag-suicide si Pepsi Paloma. Mm-hmm. Ang reason daw kung bakit nag-suicide si Pepsi Paloma is may ginawang hindi maganda sa kanya sina Vic Soto, si Joey De Leon, and si Richie De Horsey. Mm-hmm. Okay? Tapos hindi nakasuhan yung sina Vic Soto. Mm-hmm. Ngayon, ang sabi, alam daw ng Eraserheads yung tunay na nangyari. Kaya mm-hmm. ginawa nila, tinago nila yung nangyari sa kantang Spolarium. Mm-hmm. Parang dumilim ang paligid, may tumawag sa pangalan mo. Parang 11 palapag. So ibig sabihin yung building na pinangyari ng krimen, tapos ano pa sinasabi? Tinanong ako kung okay lang, diba? Ayun. Basta may abot ng baso. Parang ang sinasabi, may nangyaring inuman bago nangyari yung allegedly na crime. Tapos yung sinabi, ito yung pinaka parang kaya napaisip mga tao yung anong sinulat ni Enteng at Joey dyan? Bakit biglang nabura? Ibig sabihin, parang tinutukoy niya na napawalang sala. Mm-hmm. Ito lang yung nakakatawa dyan, okay? Ang daming tao na naniniwala pa rin na totoo to, na na totoong nangyari kay Pepsi Paloma, tsaka na connected sina Vic Soto. Mm-hmm. Well, totoong nangyari na nag-suicide si Pepsi Paloma. Pero, hindi totoo na ang reason is dahil nga doon, dahil may nangyari. Bakit? O sige, ito na lang para paiksihin na lang natin. Sa opinion ko lang to. Isipin nyo na lang. Gumawa na ng cryptic na song ang Eraserheads na Spolarium na kinukwento ko na yung tunay nangyari. Bakit niya pa sasabihin na Enteng at Joey? Masyadong obvious. Diba? Tapos, ang alam ko, nagkaroon na ng explanation. Ng interview na hindi naman daw. Kaibigan nila yan. Kaibigan nila si Enteng at Joey. Mm-hmm. Diba? At saka yun, doon lang talaga ako parang nalalabuhan. Gagawa ka ng isang cryptic na kanta. Tapos papangalanan mo rekta. Mm-hmm. Diba? Napaka talaga. Parang... Napaka BS. Gumawa ka pa. Mm-hmm. Kung papangalanan mo din naman pala. Diba? Sana sinabi mo na lang talaga ng diretso. At saka parang ang pinaka dito no? Ang parang pinaka disturbing dito, Paps, is si Pepsi Paloma is siya, bomba star. Mm-hmm. Parang yun yung bold star dahil. Viva Max ganun siguro. Tapos nalaman ko parang ganyan, di ba? Tapos nalaman ko na 17 years old siya nung nag-suicide. So ibig sabihin, hindi siya legal minor age. Siya. Yun na lang ang mas nakakabahala sa showbiz. Kaysa dun sa nangyari. Well, ayun, opinion lang naman namin 'yon. Mm-hmm. Next na natin is Satan over St. Michael statue. Alam mo 'to? Mm-hmm. Na episode 'to sa Magandang Gabi Bayan. Satan over St. Michael statue. Alam mo yung logo ng San Miguel? Yun ba yun? Mm-hmm. Yung may naka... Oo. Hindi, ang logo ng San Miguel, si St. Michael, siya yung parang sasaksak sa demonyo, di ba? Oo. Merong isang sementeryo sa... Nakalimutan ko na kung anong lugar na anong tawag doon? Epitaph? Epitaph ba tawag doon? Yung may mga rebulto? Mm-hmm. Doon sa patay. Mm-hmm. Hindi ko alam. Kasi basta sabihin natin doon sa nicho niya may rebulto ng baliktad naman, yung demonyo naman yung tumaano sa angel. Mm-hmm.
Ngayon, na Magandang Gabi Bayan pa to, nagkaroon siya ng urban legend. Sa Pinas yan? Sa Pilipinas. Okay, oo. Nagkaroon ng urban legend na sinasabi na baka sumasamba sa demonyo yung namatay na yun. Kaya ganun yung pinagawa niya. Okay. Pero nakita. Pero yun talaga, ganun yung itsura? Oo, ganun. Hanggang ngayon makikita nyo pa rin siya pero may nakaharang na kulungan. Ano yun? Binahayan na yung ano? Kasi ang urban legend is yung demonyo daw na yun is habang tumatagal daw, lumalaki daw nung lumalaki ng size. Tapos, naglalakad daw yun sa cemetery paggabi. May mga nakakita daw. Weird. Well, ang paliwanag naman sa totoo, kaya daw nilagyan ng kulungan is ang daming daw... Gustong kumuha. Oo, ang daming gustong kumuha. At saka feeling ko pangalawa na nga daw yung statua na yun eh. Dinakaw na daw yung una eh. Tapos tinayuan na lang ulit ang bago. Well, ano, lalagay na lang namin yung mga image. Ito nakakatawa, isa na namang mali. Red over blue flag. Yun ba yung sinasabi nila na kapag... Hindi, ito urban legend eh. Oo nga, oo. So hindi nga. Pero totoo to, Paps, napag-gera hindi daw. Hindi ko alam eh. Ang alam ko, ilang beses sinabi. Napag-aralan ko dati nung elementary ako na kapag... na, 'di ba kasi minsan may mga ano tayo, color niyo yung flag. Huwag niyo babaliktarin ah. Kasi pag ang pula nasa taas, naano tayo nasa gera. Kasi parang ngayon alam mo kapag naaalala ko, baka mamaya maling information na naman na feed sa atin nung elementary tayo. Oo, no. Diba? Baka mamaya mayroon talagang purpose yung red over blue na flag ng ano, Philippines ng Pinoy urban legends. Ozone Disco Fire. Alam mo to? Ozone Disco. Kasi bata pa ako. Hindi, charot na lang. Ozone Disco, nasa ano yan? Sa Quezon City din nangyari yan. Pag pumunta ka doon ngayon, hindi ko, ang alam ko, Guda na siya. Kailan siya na pagmamayari ni Boy Abunda? Parang last time kasi, nung dumaan ako doon, makikita mo yung may space talaga eh. Na parang hindi tinatayuan. Ang nangyari kasi doon dati, syempre, gimmick night. Ano siya? Bar siya. Na parang disco, parang ganun. O zone disco nga yung pangalan nun eh. Masabi parang, natin siyang para siyang ano, urban. Urban, urban, parang urban siya. Or ano pa ba mga sikat na ano? Gilis. Gilis, yeah. Tagal ko na kasi hindi nagagano. Hindi, nakita ko lang sa Facebook. Pero yun nga, yung kwento nun, nagkaroon na may party, syempre normal na parang weekend. Tapos, madaming tao sa loob ng Ozone Disco, nagpa-party and all. Tapos nagkaroon ng sunog sa loob. Parang electrical wiring ata electrical sa banda wire. Sa DJ's booth. Tapos yon nagkagulo-gulo. Tapos, syempre, normally yung gagawin ng mga tao is fire exit. Labas ka, diba, kapag nagkasunog. Kaya daw madaming casualty na nangyari doon is the way na yung structure ng pinto. Bakit daw? Parang hindi ko sure kung totoo to ha, kung kaya daw doon, kaya nagkaroon ng parang ordinance or something na parang kailangan pag nasa loob ka ng establishment, yung door sa loob, pag lalabas ka, should be parang patulak. Kasi ganun daw yung nangyari doon sa loob. I mean, doon sa Ozone Disco, nung palabas na yung mga tao, nagkakatulakan. Ah, kasi pool. Pool, yung nasa dapat loob. Dapat yung pinto, hilahin nila pa ganun. Kaso dahil nagtulakan, pa ganun. Oo. So, na-trap sila lahat. Kasi puro grabe, so, no? So, parang ganun. Naalala ko na yung mga balita dati dyan, nung bata pa ako. Ang dami mga victims niyan, eh. Third degree burn. Ibig sabihin, ang third degree burn, ano yan? Sobrang wala. Hanggang buto? Oo. No? Tapos meron pa nga, na ang daming footage sa Magandang Gabi Bayan dati. Dati ano pa yung censorship sa TV, hindi pa ganun kalala. Pag nakita niyo yung mga ano, kita mo talaga yung mga nasunog eh. 'Di ba? Yung hugis talaga ng katawan, tapos ano? Meron pa yung sa Magandang Gabi Bayan naman dati. Merong parang mga nung hauntings noon. Yung may makita mo may kumakaway. Meron may ganun na video. Yun yung pinaka naaalala ko. Tapos sunog. Hindi, kamay lang talaga. Parang binibidyo yung area tapos may isang part na makikita mo may gumagano. Okay. Kinilabutan ako. Ako nga din kinikilabutan ako ngayon. Kala ko sunog tas kumakaway. Kakatakot. Subukan ko nga nahapin yan. Wow. Yung footage na yan. Basta ganun. Meron din namang urban legend na kumalat. Hindi naman urban legend. Kwento na may bouncer daw sa labas ng Ozone Disco na akala may nagra-riot sa loob. Kaya nilock niya sa labas. Oh. Pero hindi ko alam kung ano yung tunay na story. Baka
Pero ang weird kasi eh, no? Parang ang weird na alam mo na may riot, bakit mo nilock? Oo. Para bahala kayo dyan. Oo, oh, no? Parang, oh, walang lalabas. Kailangan natin malaman kung sino nag-umpisa ng riot. Naalala ko tuloy, no? Di ba sabi mo, ginawa na yung pinto na. Kala ko nga ginawa yung pinto na kahit saan eh. Kasi hindi, alam ko po eh, ganun din. Kasi inabuso ng Pinoy, no? Kahit sabihin, nakasulat na pool. Wag, ano yun, wag itulak, wag itulak. Wag please. Ang tumulak pangit. Ihilahin pa rin talaga. Ay hindi, ano pa rin talaga, itutulak pa rin talaga. Well, punta naman tayo dito sa may Robin. Pinakasikat. At nasa, feeling ko na dapat nasa level 1 to eh. Robinson's Human Snake Hybrid. Pinakasikat. Ikaw mo kuwento kasi ikaw mismo alam na details. Well, feeling ko alam na rin nila to eh. Well, sa isang mall, sa may ano, Robinson's Galleria, sinasabi nila na yung may-ari na si Gokong Wei is may dalawang anak. So, kambal to. Ay, hindi. Sorry. Si Rubina at si Robinson, no? Sinasabi nila na yung isa daw is ano, kalahating ahas, kalahating tao na naninirahan sa basement ng mall. And then every time na may nagugustuhan siyang babae na pupunta sa mall is inaantay niya pumasok ng fitting room kasi dun sa loob ng fitting room is may trapdoor. Kukunin niya, ano, bubukas yung pinaka flooring ng trapdoor, ay bubukas pala yung trapdoor, mahuhulog yung babae nagpipit, tapos ayun, nagiging biktima na ng taong ahas. Sino yung pinakasikat na, ano? Si Alice Dixon. Oo. Oh. Na napag-usapan din namin sa isang episode namin. At napatunayan. Napatunayan na hindi ito totoo kasi may vlog si Alice Dixon sa YouTube na sinasabi niya yung tunay na story kung paano nabuo itong urban legend. Mm-hmm. Yun. So walang katotohanan to. Katsyo Pao, isa pa sa mga sikat. Katsyo Pao. Mm. Ano sabi dito? Sabi nila sa Binondo daw. Kaya daw masarap yung siopaw doon. Hanggang ngayon eh, yung fried siopaw, ako gusto ko yung kumakain doon eh. Sabi nila na kaya daw iba, kaya kakaiba at masarap yung lasa ng siopaw doon. Is gawa daw yun sa laman ng pusa. Pusa, yun. Oh, dati sikat na sikat yung kwento na yan na parang iniiwasan yung siopaw kasi gawa sa pusa. Which is, feeling ko hindi naman totoo. Kasi napaka ano ba? Madalaman mo naman eh. Madidistinguish mo naman eh. Pops, do the honor. Next topic is smiling red horse button. Ayan. Sabi nila dati, yung tungkol dito sa smiling red horse button. Sa isang ano ba? Isang truck ba or isang batch ng gawa? Ayun oh, nga pala, naalala ko nung tinapik natin ito sa TikTok, may nagsasabi na sa isang case lang daw may smiling red. Feeling ko hindi. 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 Oh, hindi. Hindi siya itong smiling red horse bottle, rare to. Oh. Malabong isa sa isang case. Kasi hindi. So, dami yun, parang ready ano. Oo. Oh, diba? Hindi. Feeling ko may batch lang. Uh-huh. Na ano. Pero yun nga kasi, ang kwento is meron daw na bote, I mean, merong batch ng Red Horse na pag tinignan mo, pag kinumpare mo yung bote sa iba, may papansin mo na nakangiti daw yung kabayo. At tawag nila doon ay yung Happy Horse. Happy Horse. Yeah. And Happy Horse. Tapos, sabi nila na iba daw yung tama nito kumpara doon sa regular na Red Horse. Mas malakas daw yung tama. Siyempre, masaya yung kabayo. So, happy-happy ka talaga. Which pero is, nalaman natin na totoong may ibang bote. Pero, actually ako, naka-experience ka. Mm-hmm. Pero yung content nito is same lang sa katulad nung regular na Red Horse. So anong reason? Recycled bottles siya. Mm-hmm. Parang old design na recycled. Mm-hmm. Kasi, di ba ang bote, paikot-ikot lang. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, sa tindahan may deposito pa. O kaya, magsasabi ka na hindi, ibabalik ko yung bote. Kasi yan, pag binalik ulit nila yan, then, ano lang din. Lilinisan lang din. Re-refillan. So, totoo na may Happy Horse na bote, pero hindi totoo na doble tama. Yung bote na yun is yung parang old models ng Red Horse dati. Correct. Julie Vega. Hindi ko alam yan. Ano to? Child star to dati. Ano meron? Si Julie Vega, isa na siya sa mga sumisikat na child star dati. Tapos nag-shoot siya ng pelikula na tinatawag na Loving Yours Helen. Ngayon yung Lovingly Yours Helen, ano siya, TV show muna siya dati, tapos ginawa ng movie version. Ang episode na tinampukan ni Julie Vega is ano siya, parang sinapian. Okay. Sinapian. After ng pelikula, namatay si Julie Vega. Eh? Oo.
at the early age. Ano tayo siya? Ngayon, hindi ko alam yun ah. Oo, meron na si Julie Bang. Ngayon, ang urban legend na kumalat is maari daw na dun sa pinag-shootingan nila ng movie is minagambala sila talagang Encanto. Which is yun yung nagbigay ng sakit kay Julie Vega. Kaya siya. Hindi ko alam yun. Interesting story niyan. Makita yun si Julie Vega. Parang ano? Siya pa nga yun mamaya. Hindi, kahit check mo yung picture ni Julie Vega. Na napaka ano niya. Napaka. Kasi ano eh. Parang hindi makapaniwala yung mga tao nun na ang bata niya pa tapos ganun yung nangyari sa kanya. Pero sa findings ng doctor, parang ano eh. Sa lungs. Parang pneumonia, parang ganun yung naging reason na tanong. Pinamatay. Yun lungs. Yun lungs. Pero ano ah, ayun na nga, sinasabi na ano. Pero alam ko, nakakatakot din pa sinagawang movie. Movie? Loving Lears. Bakit Loving Lears tapos horror? Oo, para kasing ano siya, magpakailanman. Alam niyo yung style na magpakailanman? Okay. Mm-hmm. Letter, true story. Tapos papadala, horror. Tapos, yan, tapos ata, parang ano to eh, anthology. Hindi niya naman solo, Pops. Mm. Parang three stories. Tapos sa kanya, sa, yung ano niya, yung ginawa niya movie is horror. So true story horror. Tapos ayun. Eto Pops, ano? Headless Reflections Photos. Yun yung nakasulat. Headless. Yung ba yung parang pag napicturean ka tapos wala kang ulo? Ano? Baka mamatay ka na daw. Oo, premonition daw. So yun kailangan na daw. Anong alam mo na pa-contra dito? Sunugin yung damit. Sunugin damit. Yun ang alam ko ha. Or ikaw ano ba? Sampalin daw ng chinelas. Sabi, may na... Sobrang malas mo na nga. Oh, mamatay ka na nga na sinampal ka pa ng chinelas. Oo, oh, parang ado makontra. O kaya na malikmata, no? Pasma. Ano, yan. Pasma. Tinanong ko din yan sa kaibigan ko na sa medical field. Makakakilala ko. Ang sabi nila na kapag, halimbawa, galing ka sa labas, parang naglakad ka, galing ka ng work, galing ka ng school, tapos umuwi ka, siyempre pagod yung katawan mo. Huwag ka daw magbabasa kagad. Or kung ano man, nanonood ka ng TV, tapos maghihilamos ka, huwag daw muna kasi mapapasma ka daw. Parang, ewan ko ah, ang sabi nila, parang ang pasma daw is parang yung nanghihinig. Hindi ko alam ah kung yun yun ah. Isa pang pasmado yung ano yun, no? Yung basa lagi basa. Yung kamay. Oo, basa. Well, parang dyan ako nalalabuan kasi bakit walang pasmadong NBA player? Hindi. Ayun nga, isa pa yun. Kasi ako dati, pag nag-gym ako, ang sarap maligo. Lahat, wala, meron naman siguro, pero halos lahat ng nag-gym, kasi yung gym sa mall, di ba? So kapag nag-gym ka, lahat din maliligo after. So, pero alam mo, sarap maligo, wala naman akong nararamdaman na kahit ano. Tapos, since nauso yung TikTok, meron mga kumalat na mga videos about dyan dati. Kailan mo si Doc, ano, Crizel... Oo, si Joke lang ingat. Po. Ingat! Oh, Joke lang po. Meron siyang, alam ko ah, may nirelease siya na video about it na hindi daw yung totoo. Okay. So, makukonsider natin nga ito na urban legend. Biringan. Yan. Medyo, ang alam ko lang is parang hidden city siya. Pero sige, ikaw mag-explain. Siya daw yung tinuturing na Wakanda ng Pilipinas. So, ang Biringan is nasa Samar. Ano siya, yun nga. Yung lugar daw na ito is hindi madaling makita ng tao. Is parang, ano siya, hidden sa mapa. Tapos, hindi rin siya basa-basa na pupunta ng ordinaryong tao. Kasi, ang mga nakakapasok lang sa Biringan is yung mga, ano yun eh, parang mga, may tawag dun sa mga tao, may mga tawag dun sa mga tao sa kanila. Pero ano yun, mga mas mayayaman yun, Pops. Ang technology daw sa Biringan City is advanced. Parang tapos, Wakanda nga talaga. Oo, parang Wakanda. Tapos ang mga tao doon is mayayaman. May nagsasabi na may isa daw babaeng nakapasok sa Biringan kasi nagustuhan siya ng taga doon. Nakwento mo ba yan last time? Tapos kinuha siya, dinala siya sa Biringan, tapos ayaw niya doon, nakalabas din siya. Tapos siya yung unang siya yung nagpakalat ng kwento. So para siyang si ano, no? Yung sa Wakanda Forever, no? Nakapasok siya ng city nila, ano? Tapos nakalabas si ano, din siya. Oh, si Ironheart? Oh, si Ironheart, tsaka si ano? Sino? Kasi yung Black Panther na babae. Oo, palabas na ba siya. Sa KMJS, maraming beses na rin napag-usapan yung Biringan City kasi marami doon mga tao na kiniklaim nila na nakapunta na sila, nakita nila. Parang sinasabi nila, meron daw sa gubat na parang puno na kapag yun yung pinasok mo, yun na daw yung entrance sa Biringan. Tapos
nakita nila yung loob, tapos makakatulog sila pagising nila nasa labas na ulit, nasa gubat na ulit sila. Beringan. Ano pa ba? Ito, Paps, boyfriend decapitation story. Isang mabilis lang. Ano ba to? Ano ba yan? Ito yung ano, sumikat na kwento sa TikTok. Urban legend ba yan? Oh, wait, pero sikat na rin siya dati. Anong kwento yan? Paano? Yung ano, yung nawala ng gas. Ah, tapos nasa plastic bag. Uh-huh. Head and case. Maraming version to. Eh. Maraming madami. Version. Kasi urban legend nga. Sa pagkakaalam ko, yung original. Sa pagkakaalam ko na kwento nito, is ano, nasiraan ng sasakyan. Sa ibang kwento naman, nawala ng gas. May mag-boyfriend na nag-aan sila, road trip, nasiraan ng gas. Ay, nasiraan ng gas. Nasiraan ng sasakyan, okay, nawala ng gas. Siraan ng gas. Buti hindi nawala ng sasakyan. Na, naganap ng paraan yung lalaki. Sabi niya sa babae, huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Umalis yung lalaki. Tapos maya-maya sa malayo, nakikita ng babae na may paparating. Mm-hmm. Pero ang napansin niya is hindi niya ito boyfriend. At saka isa niya pa napansin, may hawak yung paparating. May hawak dito, may hawak dito. Mm-hmm. Diba? Tapos nagtago yung babae kasi natatakot siya. Mm-hmm. Tapos maya-maya, parang bigla na namin kumatok sa bintana. Tapos nakita niya yung, ano, nakita niya na ano pala, parang may nakita siya sa labas. Yung hawak pala nung taong nakita niya is ulo ng boyfriend niya, tapos yung sa kabilang kamay naman is yung susi. Tapos alam ko may version pa nga yun na kumakanta daw. Oo, yun nga yung kwento ko. May version na kumakanta daw ng Twinkle Twinkle Little Star. Padagdag creepy, oh, no? Parang man. Twinkle Twinkle Little. Creepy naman. Okay, so ano pa ba? Judiel Nieva. Ba't parang familiar? Oo, familiar tong Judiel Nieva. Ito yung sa may ano, Agoo, La Union. Alleged miracle naman. Ayos, hindi to alleged miracle kasi napatunayan na hoax to. Okay. Si Judiel Nieva is kiniklaim niya na nagpakita daw sa kanya yung Mama Mary. Taga La Union to eh. Maraming message sa kanya si Mama Mary. Including na magpatayo daw ng isang kapilya. Tapos eventually si Judiel Nieva nakakapagpagaling na ng may sakit. Maraming miracles na ano, nangyari simula nung nagpakita yung Mama Mary kay Judiel Nieva. Naalala mo yung mga balita na ano, umiiyak ng dugo yung statwa ng Mama Mary. Mm. Isa yun doon. Dapat nga hindi naiiyak yun eh. Okay. Laon naman onion doon eh. Laon yun. Oo ano? Laon yun eh. Agoo. Tapos mabalik tayo. Asa na ba? Yung Oscar na sinubo sa bibig ni Judiel Nieva naging dugo. May picture pa si Judiel Nieva na parang nakagano siya tapos parang dugo-dugo yung dila. Tapos, nakakalap sila ng maraming donations. Kasi maraming tao ang pumunta dun para masaksihan yung mga miracles. Tsaka magpagaling ng sakit. Ay, magpagamot ng sakit. May isang date na sinet si Judiel Nieva. Sinabi niya na magpapakita yung Mama Mary. Tsaka yung dancing sun na tinatawag. Media sa Pilipinas pumunta sa La Union. Libu-libong deboto. Maraming tao pumunta. Pero wala silang nakita. Dancing? Oh, sun? May nangyari sa langit. Ano? Which is inexplained ng mga ano ba, astronomers. Na ano siya, may scientific explanation yung nangyari. Ah, so pero may nangyari nga talaga. May nangyari. Ano? Flashing lights nakita sa langit. Oh. Pero ano, namatay yung issue, bumalik si Judiel Nieva. As? Isa na siyang transgender. Judiel ba? Babae? Lalaki? Lalaki. Lalaki. So, naging babae siya? Lalaki siya. Naging babae na siya. Oh, naging ano siya? Nakalimutan ko eh. Pero gusto niya pumasok sa showbiz. Oo. Oh. Gusto niya mag-artista. Batak sa pag-aarte. Oo, oh, nasa bagay, no? Oo. Eventually, napatunayan din na ano. Na hindi hoax. Naman napatunayan, pero isa to sa may tuturing na hoax na kumalat sa Pilipinas. Judiel Nieva. Sige, search mo. Pero tiyo mo, pag sinerge mo siya, oh, yan, actress talaga siya eh. Ah, actress ang pagkakakilala sa kanya. Angel de la Vega. Ayan, yan na yung pangalan niya, Angel de la Vega. Na. Tsaka tiyo naman yung tsura niya na, oh. Oo nga, no?
Ayun, tapos tinan mo kadugtong ng pictures niya yan. Ginagawa ko din dati ito eh, wounded. Oo, kaya-kaya eh, no? Ano pa ba yung story dito? Red tag patient, ikaw nga magpenta. Ah, red tag patient. Ito, tapos, ano, last story natin po. Ah, tapos, ano, dudugtong ka namin kasi masyado palang marami yung meron topics. Meron pa, actually may dalawang levels pa. Siguro sakto, tig dalawang level. Hindi, dalawang levels, tapos meron pang mga topics na nandun sa level 2 na kailangan ng mahaba ang kwento. Okay. Sige. Ilalas natin tong red tag patient, tapos ano, itutuloy namin to sa part 2. Okay. Red tag patient, Pops. Okay, red tag patient. Alam ko, ginawa ko na rin tong content sa TikTok before. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, yung red tag patient, kwento siya na nangyari sa isang hospital, patient nga, di ba? Tapos, may isang nurse na nasa shift niya siya. Mag-isa lang siya nung time na yon. Tapos, pababa siya. Galing siya ng 5th floor, pababa siya ng basement. Pagpasok niya ng 5th floor, may nakasakay na. Uh-huh. So, parang nauna na sa kanya doon. So, yun, nag-ay siya, nagkatunguan sila. Bata, no? Parang bata. Hindi sobrang bata, pero mga, parang teenager. Okay. Tapos yan. Sumakay siya, tapos pinindot niya yung ground. Uh-huh. Tapos, bumaba ng 4th, tumigil sa 3rd. Uh-huh. Pagkatigil sa 3rd, nakita niya na may parang pasyente na nakatayo. Tapos parang papunta sa loob ng elevator. Tumatakbo. Hindi, parang naglalakad lang. Okay, okay. Naglalakad. Pero napansin nung niya na nakatingin sa baba. Tapos biglang may napansin siya na isang bagay. Nung napansin niya yon, dali-dali niya pinipindot yung close na button. Tapos sumara, hindi nakapasok yung ano, pasyente na nasa labas. Tapos yung bata na katabi niya na curious siguro. Oo, kasi bakit? Ba't di mo pinasakay? Sabi niya, ba't di mo pinasakay? Tapos sabi, anong meron? Sabi niya, hindi mo ba alam? Hindi mo napansin na meron siyang tag dito na kulay pula? Mm-hmm. Sabi niya, bakit? Anong meron? Ibig sabihin, kapag red tag yung nakasuot sa patient, ibig sabihin, patay na yung pasyente na yun. Oo, so ibig sabihin, multo yung nakita. Multo, oo, multo yung nakita niya. Tapos yung bata, tumingin lang sa kanya bigla, na blank, blank, blank yun. Parang gumano lang sa kanya. Tapos, inangat niya yung kamay niya. Sasabi niya, parang ganito. Tapos yun, hinimatay na siya. Tapos yan, yun yung urban legend about sa red tag patient. Ganda ng story na yan. Oh. Simple lang eh. Pero pag inimagine mo na nangyari sa'yo, matatakot kayo. Tsaka ganda ng twist. Yun. So yun, katulad ng sabi namin kanina, puputulin muna namin yung episode ngayon. Sobrang dami pa naming panabik ikukwento. Panabik, kaya medyo pinutol ko, kaya parang naisipan ko na ituloy na lang namin kasi nandito is yung kwento ni Lucia Joaquin. Lucia Joaquin, aswang din yan, di ba? Hindi, hindi. Hindi ba yung aswang? Maganda pag-usapan to. Okay. Isa to sa mga creepypasta. Okay. Nauwuso. Pag-usapan natin to. Gusto ko detailed yung pagkakwento namin dito. Ano pa? Ano ba to? Eto. Ay hindi. Basta, ano na natin sila. Bitinin na lang natin sila. Ayun. Bale, sa susunod na episode, itatapusin namin yung second level and at the same time, i-discuss namin yung third level and then fourth level. Yun. Tapos siguro, kung medyo may time, magpapasok kami ng iba pang mga urban legends na alam hindi ko. Hindi listed dito. Na alam ko na hinahanap nyo, inaantay nyo sa amin. So yun lang. Yun, so guys, salamat sa panonood. Make sure na nakasubscribe kayo sa channel. I-like nyo, tapos i-share nyo sa mga friends nyo. At the same time, mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni James, which is? James Zoo TV, okay? So huwag nyo rin kalimutang mag-like dito sa video, mag-comment, magsabi kayo suggestions. Mm-hmm. Magsabi kayo ng insights. Okay. So yun muna for now. Kita-kits sa next episode. Bye! Bye!